sa isang pagtitim. Nakunan po ng GMA News ang pag-aabot ng mga sobrang may laman umanong pera sa isang pagtitipon ng mga lokal na kandidato sa Quezon City. Ang Quezon City Administration, sinabing political event ang nangyari at walang kinalaman dito ang lokal na pamahalaan. Ayon po sa Omnibus Election Code, bawal ang paminigay ng pera maging ang paggamit ng pampublikong pasilidad para hikayatin ang sinuman na bumoto para sa isang kandidato. Nakatutok si Steve Dailisan, exclusive. Nakabila mga tao sa lobby ng Amorato Sports Complex Multipurpose Center. Nagpunta dito ang GMA News dahil nakatanggap kami ng isang tip na may namimigay daw ng pera doon. Tinanong ko ang mga doon. Sila daw ay mga lupon ng tagapamayapa ng Districts 1, 3 at 6 ng Quezon City. Inimbitando kasi sila sa pagtitipon kung saan nagsalita ang mga kandidato sa lokal ng Quezon City. Pagpapalis, pinabila daw sila upang bigyan ng merienda at mga maliliit na brown envelope. Sa kami na pinirma sa isang nang tanungin namin kung para saan at ano ang laman ng mga envelope, napigil ang pamamahagi at tali-taling iniligpit ang mga sobre. May mga inaabot yung mga envelope para saan? Ay, tiga po. Ay, po ako. Po ako authorized sa magsalita. Wala po, wala po. Para saan po yung envelope? Ano po yung laman ng envelope? Wala na. Tinanong po ang isang babae tumalo sa pagtitipon kung nakakuha siya ng sobre. Ipinakita na sa amin ang sobre at naglalaman ito ng 1,000 piso. Hindi raw sinabi kung para saan. Ano pong sabi nila sa inyo, ma'am? Wala, wala po sinabi. Ano pong binigay lang? Oo, bigay ng talaga. At ano pong binigay? Nag-meeting muna kayo? Wala po, basta na tawag lang ang lahat ng mga ang isang may bitbit na sobre habang papalabas, itinanging bigay sa loob ang sobre. May nag-aabotan daw ng sobre. Ay, 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 sabi may mga sobre daw kung brown na ito po. Hindi po, hindi pa namin malaman kung para saan daw yung sobre. Pagkain lang. Pagkain lang. Yung sobre ko na yun, yung problem. Dala ko na ito kanina pa. Ayon sa mga dumalo, nagsalita sa pagtitipon si na Mayor Herbert Bautista at mga konsehal. Naroon din daw si Quezon City Representative Ray Galalay. Para saan? Para na rin ang pangangampanya na rin sa dahil, paano nila sabi yung mga kapatid? Eh, siyempre, sinubukan nila na ibuot ko sila. Matapos ang event, sumakay ang karamihan sa mga dumalo sa mga sasakyan na may tatak ng Quezon City Government. Sinigang namin po nila pahayag ni Mayor Bautista at Representative Galalay, pero hindi nila sinasagot ang aming tawag at text. Pinuntahan din namin ang alkalde sa kanyang tanggapan sa City Hall, pero wala raw siya doon. Paglilinaw ni Quezon City Administrator Andrew Cunha, political event ang dinaluhan ng mga naimbitahang lupon at wala rin kinalaman ng Quezon City Government. Yes, it is a very political, it's actually a political gathering, no? So, obviously, pag may political gathering, ganyan, campaign period. So, you can expect the candidates to be there, to be explaining their platforms of government. Of course, counting votes. These are from the candidates of the Liberal Party. They invited leaders from, community leaders from Quezon City. Ang laman daw ng sobre, transportation allowance. Ang baggaw ito ng mga politikong nagsalita. Masahin lang siguro nila yun. Oo. Service sila kanina. Yung ibang, yung mga service yung barangay, ano yun? Yung sa mga, sa mga barangay officials yun. I do not know if you will call that bulk buying. We think that that's for the transportation. Kasi you said a while ago that it's a political event. Yes, it is. Do you mean by yung transportation balance ka? It's a contribution from the candidates themselves. Not from public funds? No, definitely not. That's not allowed. Steve Dailisan, nakatutok. 24 oras.